Hey guys, good evening. My name is Randy and I'm with my brother Ken. Anyway, time check is 9:22 in the evening, yes. August 18. We just finished two full bill drinks. These are special drinks. The owner is very close to our hearts, fraternal brother of mine, a Freemasonry, a fully built and fully transformed Nissan Patrol and Land Cruiser 200. We're just waiting for the owner, he's on his way. Pakilala namin sa inyo, by the way guys, welcome to our new series, The Passan Autobot Experience. Hi, I'm Alfred Adrian Martin, business owner of Paper Drops Manufacturing, Vigilante Autoworks, and Vigilante Resto Bar. So actually, ngayon yung araw na lalabas yung dalawang rig natin sa Autobot, no? So before noon, tour ko muna kayo sa business ko. Tara! Start ako, 2010 kasi, parang hindi pa ganong kilala yung vape, no? So, inintroduce sa akin ng pinsan ng wife ko yung vape. So, tinry ko siya. Sabi ko, sa office, ang daming nag-yosi. Sabi ko, kung mako-convert ko to vape, sabi ko, baba, parang pwede ko pagkakitaan, no? So, I started na mag-resell muna. Hey, ko siya, ba? Pero i-ex ko siya. Siyempre, habang tumatagal, nakakabenta tayo, may nakikilala tayong mga shop owner, naging close natin. So, bandang huli, naisip ko na ako nang gagawa ng product. So, pinag-aralan ko siya maigi, paano siya gawin, paano mag-manufactured, no? Pero siyempre, lahat naman nagsimula sa maliit, no? Itong unang room na papasukan natin, dito ginagawa yung mga close pad system, yung disposable pads yan dito. Kaya pass pa. So, itong room na to, for disposable pads siya. So, I like ito. Itong exhale, yung exhale dito, ginagawa exhale. Ganyan ito, finished product na ng unit namin. So ito, nakapack na to, naka-seal na siya. So doon kami nagsimula, dahan-dahan, naka-pick up ng mga client. Kasi from the start na nag-a-ahente ako, sino yung mga kliyente ko noon, mga distributors ko noon. Sila rin yung sumuporta sa akin. Kasi number one naman sa business, pakikasama lang talaga. Tsaka syempre, respeto dun sa kliyente. Dito yung unang room, ito yung mixing area, refilling. Then after refilling, papasa na sa next room yan para sa labeling and packaging. So since naging close ko naman sila, sinuportahan nila ako dun sa product na nilabas ko. Hanggat dahan-dahan, tumagal lang, lumipas ang ilang taon, naging kumpare ko sila, naging asing family na rin yung mga clients namin. Hanggat sa establish ko yung kung ano meron tayo ngayon, no? Ayan, dito tayo sa finished product. Ito yung mga pipick-upin ngayong araw. Tapos dito, yung exit na. Ito nga pala yung ano, yung dalawa, ayan, dalawang toy car ko. So, nandito lang sila. So, ito si Chevy. Kasi may mga pangalan yung mga sasakyan eh. Kasi yung anak ko, bunso lalaki, may sasakyan. So, siya yung mga nagbibigay ng mga pangalan ng mga sasakyan namin. So, 5 years old pa lang ako. Lahat ng kotse, tanong mo sa akin kahit malayo, alam ko kung ano. Same as nung bunso kong lalaki ngayon, si Mikael, na kahit anong sasakyan, tanong mo sa kanya, alam niya kung anong brand yun, anong model yun, alam niya. Then, ito naman yung isang sedan ko na BMW. So, ito naman si Bembem naman. So anak ko pa rin nagbigay ng pangalan noon, si Bembem. So yun nga, dumadami na yung mga sakya na collection ko, sabi ko, ang hirap kasi nung everyday, papakarwash ka doon, puno, pipila ka, eh kung siyempre, as a businessman, yung time mo, limited lang. Talagang sabi ko, what if magkaroon ako sariling detailing shop na lang? So, ginawa namin dito, sineramic namin siya. So, ceramic coating plus ceramic tint. So, yung tint na kinabit sa kanya is clear blue. So, ito yung sa ceramic room. Ito yung ceramic room namin. So, yung detailing company ko naman, si Vigilante Autoworks naman, hindi pa siya totally kilala. Although may mga car show na naging sponsor naman kami dyan. Kasi parang hobby ko lang to eh. Kumbaga parang, sige, oh, may tropa, o oh, client. Uy, parang meron ko pala kanya. Sige, okay, gabi natin.
dito. Dito yung ano receiving area namin kung may mga client. Ayan. Ayan si Miss Pam. Hi ka, Miss Pam. From RCBC yan. Ayan. Tapos dito naman yung office. Nag-inspire sa akin para magpa-modify ng overlanding rigs. Actually, yan, si Kuya Randy, no? Since kasi, nga, kaprad ko siya sa Mason, tsaka lagi kami kasama niyan. At the same time, may mga business pa kami ni Kuya Randy, kasama kami madalas. Na-inspire ako dun sa nagkaroon ng jamboree yung Autobot. Eh. Kasi number one, talagang iba yung excitement na nangyari dun sa family ko. Kasi from kami kasi ang hobby ko talaga mga sports car, so run ganyan. So first time ng family ko makaranas ng overlanding. So yung sa rig naman, yun nga sabi nila, yung paminsan yung sasakyan natin nagre-reflect sa personality mo, no, kung ano ka. So sa akin kasi, dalawa yung rig na binuo ni Kuya Randy ng Autobot para sa akin. Number one is yung Land Cruiser ko, no? So, syempre, number one, when you say Land Cruiser kasi, usually, VIP car siya, no? VIP luxury SUV siya. So, syempre, as a businessman, syempre, gusto ko rin syempre ng luxury SUV para sa akin. LC is for road, for city driving. Then, yung isa naman na for overlanding ko, for off-roading naman, is patrol. Syempre, number one, bakit patrol din? Kasi, syempre, kaya sabi ko kanina, patrol is a luxury SUV car din ng Nissan, no? So, pero si Patrol kasi, mas, ano eh, may yabang siya eh. Kung i-lift mo, kung i-offroad setup mo siya, mas may, parabang dating eh, parang luxury SUV with the off-road taste, no? It's time na para, ano, kunin natin yung dalawang rigs na pinagawa natin sa Autobot. So, tara, samahan niyo ako. So ayun, pupunta na natin ngayon yung dalawang rig sa Autobot. Actually, ano eh, ilang araw na akong di makatulog kasi napapanaginipan ko yung dalawa, miss ko na yung dalawa eh. Tsaka excited ako kung anong magiging looks niya. So tara, punta na natin siya. Pagkita natin na. Ang ganda ba? Para ayaw ko na gamitin, parang sumasok na salod ng bahay. Ayos, ayos. Nakakahiya naman dumihan niyan, bro. Pura, thank you. Lalo na to, si Rocky, oh. Full-walled. Actually, pares na pares tayo. Kaya dalawang rig na yan, eh. Siyempre, so, suspension, tayo. Old Man BP51. Wild kit, all the way original ah. May mga copy kasi pero all orig tayo. Even the side exit exhaust, wild wheels. Preno kay, nagpalit na lang tayo, no? Grabe, sobrang iniwan na lang, iniwan lang kasi sa amin. Sabi niya kami na raw bahala. So, kinidnap. Dito ano, sa ano napapansin ko kasi may mga car show, pag nagka-car show kasi may mga naka-wild. Mm-hmm. Pero kasi ano, maraming gumagamit fake eh. Marami. Dyan, so, fake kasi mga tao 'yun eh. Anyway, this is full wild. Luxury setup lang, siyempre luxury SUV, and then perfect din naman kasi dito naman sa patrol mo, solid axle, pero battle rig. The best thing is pupunta natin mga places na may, like yun na makanwepe natin and enjoy the quality time with family and friends. Tsaka nga, kasi nabitin ako nung yes, jamboree, yes. So sana maulit, tsaka hindi, schedule na natin agad. Late ka naman punta jamboree. Kaya nabitin ako eh. And anyway, Nubs, I hope you like the build. Oo naman, bro. Parang di ako mapaniwala, parang sampalin mo nga ako, bro, na nagtalita ako. In terms naman sa details naman, nung patrol, unang-una yun nga eh, sabi ko nga parang expect ko lang yung naka-lift lang siya, na naka-mag, yun lang, tapos may roof rack, sinalagyan ko nga ng tent. So yung expectation, talagang, yun, nakikita nyo naman, talagang grabe yung kinalabasan. Kasi yan, kilala ko naman ang Autobot, especially Kuya Randy, no, na parehas kami yung masela ng sasakyan. Ultimo detalye, yung mga singit-singit, sulok-sulok ng mga sasakyan, talagang bawal tabingi, talagang dapat perfect talaga pagkakabuild.
Yung sa LC naman, so sabi ni Kuya Randy, luxury SUV mo yan. Maganda eh. Parehas natin sa yung sa akin, si Kuya Randy, naka-LC 200 din siya na naka-wall din. So para daw twinning kami kasi white sa kanya, ako yung black. So kung ano yung setup nung sa kanya, yun na rin yung sinunod na setup nung LC ko. Yung kinuha na natin, yung pinunta natin doon, talagang napawaw talaga ako kasi sabi nga nila iba, expectation versus reality, di ba? Yung iba, sablay yung reality. Pero dito, yung expectation, mas higit pa yung kalalabasan, yung outcome nung pagkakagawa. So talagang the best. So, ulitin ko, I'm Alfred Martin. This is my Autobot Experience.